Hi guys, masayang araw. Ito ang inyong Kuya Randy. Welcome to my YouTube channel. Kung bago lang kayo sa akin YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay? Ngayong araw na ito, idedemo ang aming bagong automatic washing machine kumpara dun sa manual na washing machine. So, papaano ko sa inyo yung mga pagkakaiba nila at saka kung ano yung mas madaling gamitin. Okay guys, ito guys yung manual lang na washing machine, so madali lang siya i-operate. Sasaksak lang din, bubuksan lang yung timer, yan, iikot na yan. So hindi totoo yan. Sa automatic na washing machine hindi ganyan. So ito papakita ko sa inyo. Yan, ito ang automatic washing machine namin. Yan. Ang capacity niya is 8.5 kilos yung kanyang capacity, yung weight ng mga damit na kaya niyang paikutin. So papakita ko sa inyo yung mga iba-iba niya pang function. So ito yung pagkakaiba niya. Meron siyang wash. Yan. Yan, iilaw yan pag wash na. Yan, pag magwa-wash na siya, yan, iikot na siya. So, iilaw mang bi-blink-blink yan. So, ngayon, pag mag-drain na siya, yung magbabalaw na siya, magbabalaw na siya, siya automatic. So, yan, iikot din siya, tatlong beses siya nagbabanlaw. Ngayon, spin, ganito rin, yan. Iilaw yan, yung mga yan. Ito yung level ng tubig. Yung level ng tubig, depende yan sa bigat ng damit na ilalagay nyo. Kung kunyari, 8 kilos yung damit nyo, so may katumbas din yan na level ng tubig. So bahala na yung automatic na washing machine magle-level ng tubig. Yan yung kanyang mga function. Tapos, ito yung timer niya. Dito yung pipindutin yung start at saka kung gusto nyo pahintuin. Hours at saka minutes niya. Yan, sa gitna. Tapos, ito pa yung function niya. Yung normal wash. Yan yun. Yan, makita nyo ilaw yan. Iilaw yan mamaya pag normal wash lang yung gagamitin nyo. Or, kunyari, gusto nyo naman yung mas mabilis na paglalaba. Itong speedy. Ngayon, kung medyo komplikado naman na mga damit yung medyo sensitive na madali mapunit or masira, dito kayo sa delicates nyo pipindutin yan sa pagwawash. Ngayon, kung pang baby naman, itong baby care, yan. Okay? Yan yung mga pipindutin nyo. So, ito naman, kung kunyari may stain yung mga damit nyo, ito pipindutin nyo. Yan. Sweet moods. Tsaka soya sauce. Kunyari soy sauce na tayo ng toyo. Yan, pindutin nyo lang yan para matanggal yung stain ng iyong mga damit. So, ito yung on and off nung automatic washing machine. So, na-picture na natin yung mga pipindutin kung kayo maglalaba ng automatic washing machine. So, tingnan natin yung loob ah. Yan. Ito naman yung loob nung automatic washing machine natin. So, dito nyo ilalagay yung yan, hindi tanggal lang yan, hinihila lang. Kunyari, maglalagay kayo ng powder. Powder detergent lalagay nyo. Dito nyo ibubuhos yung powder. Tapos, dito naman, yung liquid. Mga liquid dito sa kabilang side. Yan, liquid naman dito. Ganun lang kadali yung pag-process nyan. So, kung medyo nabibitinan kayo, pwede din kayo mag-add dito automatic. Dito nyo nalalagay yung sabon. Pero, mas maganda dito. Dito nyo ilalagay yung powder. Kasi automatic na yan eh. Automatic na naglalabas yung powder. Yan. Tapos sasarado nyo. Tapos check nyo ngayon muna bago nyo gamitin. Ito. Titignan nyo kung madumi na. Pag madumi na to, tatanggalin nyo. Pwede nyo hugasan. So, ganun lang kasi kadali. Yan. Natatanggal yan. Yan. So, pag nalinis nyo na, babalik nyo. Yan, pagbalik nyo ganyan, oh, ang bilis lang, ganun lang kadali siya. So, paano guys, ititesting na ba natin? Ay, ito pa. Pagka mag-install kayo ng automatic washing machine,
Huwag niyong kakalimutan ito. Ayan. Ito yung hose sa likuran. Ngayon, kung kapos siya, kapos yung hose patungo doon sa gripo, bibili kayo ng plug yan. Yung plug na panduktong extension niya na plug. Yung socket ba, nasakto doon sa may socket ng automatic washing machine. Didiretso nyo na siya sa dito sa gripo. So, bibili yung gripo yung two-way. Kasi, para paggagamit kayo ng automatic washing machine, i-on nyo na siya automatic. Yan, i-on nyo na yan. So, magsusupply nyo na ng tubig doon sa automatic na washing machine. Kaya kailangan lagi siya naka-on. So, pero kung gagamit kayo ng gripo, kasi double nga yan, magamit nyo pa rin kahit gumagamit kayo ng automatic washing machine nyo. So, ito, lalagay na natin yung mga damit. Yan. Yan. Basta lagay nyo lang dyan, automatic yan yung washing machine magsisetup nyan. Kasi, ordinaryong mga damit lang naman siya. So, tinitimbang na rin niya ng washing machine, ng automatic washing machine. Hindi katulad sa manual, paggalagay mo, papaikutin mo, tapos iikot na siya ng kusa. Kaso, hindi siya nagbabanlaw. Ito, itong automatic washing machine natin, siya na yung kusang magbabanlaw na itong damit na ating sinalang. Yan. Okay, guys. Inayon. Ako na. Yan, guys, ha. Lalagay na natin yung powder doon sa lagayan niya. Yan. Depende sa inyo kung gano'ng karaming powder ang ilalagay nyo. Kasi kung gusto nyo mas matanggal yung mga stain niya o yung mancha, mas maraming powder ilagay nyo para mas madali siyang matanggal yung mga mancha. Yan. Pero karaniwan sa amin, mga tatlong sachet nilalagay namin pag marami yung ang aming lalaban. Yan. So, pinasok na natin. So, yan. Bababa na natin siya. Yan. Yan. Tapos, i-on na natin siya. Yan. Tapos, pipindutin natin itong start. Yan. Automatic na yan. Yan. Aandar na siya ng kusa. So, makikita nyo, nagpipindut na yung wash. So, nag-start na siya mag-wash niyan. Tapos, yung water naman, mag-start na rin niya lumabas yung water niya. Kumbaga, lalagyan na siya ng tubig. Yan, makikita nyo, lumabas na yung 63 minutes siya para matapos. So, ginagawa niya, nagtatapon muna siya ng tubig. Ayan, inaayon na yung tubig. So, automatic yung tubig lumabas na dun sa may hose, papapungo sa loob. Ayan. Ngayon siya na yung bahala magtatansya kung gano'ng karaming tubig yung ilalagay niya. Depende dun sa bigat nung damit na iyong nilagay. So, makikita natin. Ayan, nagbiblink yung wash kasi magwa-wash na siya. Yan. So, hindi pa siya umiikot kasi hindi pa niya na aabot yung tamang tubig. So, pagka naabot niya na yung tamang tubig, tsaka pa lang siya iikot. Tsaka guys, ito paalala lang ha. Huwag kayong magtaka kung ang ikot ng automatic washing machine nyo hindi katulad ng ikot ng manual. Kasi, malaki yung pagkakaiba ng ikot nilang dalawa. Yung sa manual, yung ikot niya, mabilis na mabilis siya na paikot-ikot. Ito naman parang pa-usad-usad. Pauga-uga lang siya. Makikita nyo mamaya. Yan, nakikita nyo. Nag-aano siya ng tubig. Ngayon, aandar yan pagka sakto na yung tubig para doon sa mga damit na nilagay. Yung bigat ba nung damit na nilagay, yon, tutumbasan nyo ng tubig. Bahala na yung automatic washing machine maglagay nung tubig. Yan. Ngayon, nasa normal wash lang tayo. So, kasi pang araw-araw lang naman na damit yung amin nilaban. So, kaya normal wash lang siya. Yan. So, tignan natin guys mamaya kung paano siya iikot. Okay. Ito guys, yan ha. Pinatong namin yung aming automatic washing machine sa patungan para pantay. Kailangan kasi pantay siya para hindi masira agad yung automatic washing machine. Yan. Ayan guys, nagpapasok pa rin siya ng water hanggang ngayon kasi
hindi pa niya na mimit yung sakto doon sa bigat ng damit. So mamaya maya siguro iikot na ito. Tingnan natin na. Ayan guys, ito yung itsura ng pag-wash ng automatic washing machine, di ba? Malaki yung pagkakaiba nila, hindi siya dire-diretsong ikot. Siya pa pitik-pitik lang habang maagos pa yung tubig. Yan. Ganyan lang siya. Hanggang sa ma-meet niya yung water na kailangan niya. So, kala nyo hindi nakakalinis ng damit. Pero, nakakalinis siya. Mamaya, iikot na lang maayos-ayos ng onti yan. Pero, huwag kayong magtaka kung bakit ganun lang yung galaw nung automatic washing machine niya. Baka kala nyo sira, pero hindi. Yan yung normal na ikot ng automatic na washing machine yan. San? Okay. So, maya-maya, iikot uli yan. Minimit niya lang yung tamang tubig na kailangan niya. Kaya niya inuugang ganun, uga-uga, para matansya niya yung bigat nung mga damit na pinapaikot natin. Kaya yung kita niyo nagdagdag pa siya ng tubig. Ibig sabihin, hindi pa siya sakto. Kaya yun, medyo nagdagdag pa siya ng tubig. So, mamaya siguro, pag sakto na yan, baka magdire-diretso na yung ikot niya. Pero hindi pa rin katulad nung ikot yan ng manual na washing machine. So, ito ah. Yan, nakita niya, medyo umiikot na siya na onte. Kasi, medyo namimit niya na yung water na kailangan niya. So, yan. Yan, no. Nakita niyo yung ikot? Para lang siya papitik-pitik. Kasi, tinatansya niya pa yung bigat nung damit. Yan. Ngayon, pagka nakuha niya na yung tamang bigat tamang dami ng tubig, iikot na yan ng pang kanyang pag-wash, no? Kanyang pag-ikot ng tama. So nakita niyo umalog na naman, tapos lumabas uli yung tubig kasi tinatansya niya yung bigat nung damit. Ayan. Sana huwag kayong magtataka guys kung bakit ganyan ang ikot, ha? Kasi ganyan talaga ang ikot ng automatic washing machine. Baka sabihin niya yung binili yung automatic washing machine ay sira. Ay hindi, ganyan lang talaga. Kasi dyan niya yung natatansya yung bigat ng damit. Yan, ganyan lang yun guys. Pagilid-gilid lang. Hanggang sa okay na siya. Guys, sa atin na yun, medyo umuusad na yung ikot niya. Kanina, onting pitik lang yun. Medyo umiikot na siya ng 45 degree ang ikot ng kanyang mga damit sa loob ng automatic washing machine. Kasi medyo napupuno na ng water yung kailangan niyang level ng tubig dun sa kanyang paglaba. Yan. Yan, ganyan lang yan. Yan, ganyan lang ang ikot ng automatic washing machine. Huwag kayong magtataka na ba't hindi katulad ng manual. Sa manual kasi dire-diretso yung ikot. So ito parang pasayaw-sayaw lang yan. Okay guys. Ayan guys, tingnan nyo, huminto siya ulit. So kasi, ibig sabihin, hindi pa rin sapat yung water na kailangan niya. So, nagdadagdag pa siya ng tubig para sa full capacity na tubig na kailangan niya. Ayan, maya-maya, iikot, gagalaw na naman siya. Ayan guys, nakita niyo, gumaganda na yung ikot niya kasi medyo napupuno na siya ng tubig. Yan. So meaning mo-okay na yung water. Mo-okay na yung level ng tubig para umikot ng maayos yung ating automatic washing machine. Yan. Nakita niya medyo gumaganda. Bumubula na rin yung ating paglalaba. Yan. Okay guys. So check natin mamaya kung magdi-drain na siya. Ayan guys, ito na yung ikot niya talaga pagka sakto na yung tubig. Hindi na yung papitik-pitik. Ayan, nakikita nyo Yan na yung ikot niya. Ayan. Ibig sabihin, pagka ganyan na yung ikot niya, ibig sabihin, full capacity na yung tubig na nasa loob ng automatic washing machine. Kaya, huwag kayong magtataka. Okay guys, baka kala nyo kasi sira yung nabili yung automatic washing machine. Pero ganun talaga yung kanyang step by step na process ng kanyang paglalaba. Yeah, ganyan lang yan.
tanong tanong kay tataray. Hindi ko yan ulam. Ayan guys ha. Nakita niya nagbi-blink blink. Ayan. Ngayon pag na, yung kabila naman yung rins pag nag-blink blink yan. Ibig sabihin magbabanlaw na siya. Ayan. So check natin maya maya. Alright. So ito guys, makikita niyo yung remaining time ng ating paglalaba is 53 minutes na lang siya. Pagkatapos ng 53 minutes, tuyo na siya, nabanlawan na siya. Wala nang kayong gagawin kundi isang pay na lang. And ganun lang kadali. Ang kaganda, ganyan kaganda yung automatic washing machine na hindi nyo na kailangan magpagod, maglaba, magbanlaw. Kasi siya na yung magbabanlaw automatic para sa inyo. Kaya kung may parents kayo medyo matanda na, siya pa rin naglalaba, mas maganda yan, bilan nyo ng automatic washing machine. Kasi laking tulong to sa mga matatanda na mother. So, para mabigyan nyo naman sila ng kaginawaan sa buhay na hindi na sila magpapakirap maglaba, yan, bilan nyo sila ng automatic washing machine. Medyo mabigat nga lang sa bulsa, pero kung mahal nyo naman yung parents nyo, walang katumbas yan. Alright? Okay. So, check natin mamaya yung pagbabanlaw niya. I love it. Ito guys ha. Ang kagandahan na itong automatic washing machine guys. Ito, dadagdag ko lang sa trivia natin. Ang kagandahan na itong automatic washing machine natin. Pag meron kayo nito, habang umiikot siya, habang nag-load na kayo, hindi nyo na kailangan siya hintayin. Automatic na yun, dire-diretso na siya. So, pwede na kayo magluto, maglinis ng bahay, or mamalengke, lalo sa mga mother, yun ang kaginawaan nito. So, pagbalik nyo, sasampayin nyo na lang. So, yun yung kanyang mga advantage. Ang disadvantage naman, syempre, madadagdagan yung cost ng electricity nyo. Pero, ang kapalit naman yun, yung ginhawa at saka yung less pagod sa paglalaba. Alright? Lalo na pag maraming mga chikiting. Diba? Okay, guys. So, balik tayo mamaya pagka binabalawan na ng automatic washing machine ang ating nilaban. Okay? So guys, ito makikita nyo pag nagbabanlaw na siya, tumatapo na yung tubig. Yan. Makikita nyo, tumapo na yung tubig ng ating automatic washing machine. Meaning, magbabanlaw na siya. So, tingnan natin kung ano yung umiilaw dun sa automatic washing machine natin sa pagbabanlaw. Alright. So, ito guys, nakikita nyo. Ibig sabihin ng rinse, magbabanlaw na siya. Nagpatagas na siya ng tubig dun sa hose niya sa likuran. So meaning magbabanlaw na siya. Tapos na siyang mag-ikot. So yun sinasabi ko sa inyo kanina na magbi-blink-blink yung rinse pag mabanlaw. Ayan guys, ibig sabihin niya nagbabanlaw na siya niyan pag may spin na ganyan yan. Makita niyo tutulo na naman yung water niyan maya-maya pag stop nung ating pagbabanlaw yan. Yan, nakita niyo nag-i-spin, no? So pinapatuyo niya lang muna onti yung damit para matimbang niya kung gaano katubig yung kanyang ilalagay uli para do sa pagbanlaw niya. So nakita niyo yung spin niya, napakabilis. Yan, ganyan lang siya. Nakita nyo, nagbi-blink-blink yung rinse. Yan, ibig sabihin, nagbabanlaw na siya niyan pag ganyan. Yan. Dire-diretso pa rin yung pagtagas niya doon sa likuran. Yung water, dire-diretso pa rin yung paglabas doon sa hose sa likuran. Yan. Para nagaganyan. So, mamaya, maglalabas na naman siya ng tubig para sa pagbanlaw niya. So, yan, pinapatuyo niya lang ng onti yung damit. Ayan guys, kita nyo, ang sinyalis na maglalagay na siya uli ng water pagka humina na yung ikot nung pag-spin ng kanyang spinner niya. Ayan, kita nyo, daan-daan na humihinto yung pag-ikot niya. So, mamaya-maya, lalabas na uli yung tubig pambanlaw dun sa damit na ating nilalaban. So, makita nyo, 41 minutes pa yan guys. So, napakatagal pa niya. Oh my God! So, automatic din yan, hihinto siya. Siya din mismong maghihinto niyan. Yan. Okay guys, nakita nyo, nagbi-blink pa rin yung rinse.
Meaning, patuloy pa rin siya sa pagbabanlaw. Yan. Makita niya, lalabas automatic. Hindi totoo yan. Tubig. Kasi magbabanlaw na siya. Yan o. Ayan, hintayin lang natin sandali. So, ayan guys, suminto siya ng ilang segundo. Tinitimbang niya yung, tinitimbang pa ng automatic washing machine yung bigat ng damit kung gano'ng karami yung tubig na kanyang ilalagay uli. Kasi nagbabanlaw na nga siya. So, makita niya, nagbiblink pa rin yung rinse. Yung kanyang option ng pagbanlaw. Ayan, ganyan lang guys. Baka kala nyo guys, tapos na yan, hindi pa. Maglalabas pa ulit siya ng tubig. So, ayan na, hintayin natin yan. Lalabas yan. So, ayan guys, nakita nyo, susupply ulit siya ng tubig. Kasi, para sa pagbabanlaw na to. Ayan. Ayan. Makita nyo, nagbiblink pa rin yung rinse. So, ayan, natatcha niya na yung bigat ng damit. So, maglalabas na rin siya ng water kung gano'ng karami ng water na kanyang kailangan. So, ayan, maglabas na siya ng water. Tapos, pagkatapos yan, mag-spin siya ulit. So, makikita natin. Okay, guys. Balikan natin ulit maya-maya. So, ito guys, kita nyo, nagbabanlaw na siya. Dire-diretso yung tulo ng tubig. Ayan. Habang umiikot siya ng papitik-pitik. Ayan. Ibig sabihin niya, nagbabanlaw na siya niyan. Kumukuha siya ng ganun ulit. Titimbang niya yung damit. Then, kinukuha niya yung weight. Then, sa kumukuha rin siya ng tubig. Nasakto doon sa bigat ng ating damit para mabanlawan. So, mamaya iikot na rin siya ng maayos. Pag nakuha niya na yung tamang dami ng tubig. So, guys, so tingnan natin mamaya hanggang sa matapos. Okay, guys. Hanggang ngayon, ayan, nagbiblink pa rin yung pins. So, yun. Ganun lang siya kasimple. Alright. Hintayin na lang natin matapos mamaya. Ito, guys. Tingnan nyo. 36 minutes na lang ang natitira para sa ating paglalaban ng automatic washing machine. So, sa loob ng isang oras, marami na kayo magagawa doon. Kung automatic washing machine yung gagamitin nyo, pwede na kayong mamalengke, magugas ng pinggan, o kaya mag-relax, maglaro sa inyong family, kapamilya. Yung mga advantage ng merong automatic washing machine sa loob ng bahay. Ayan guys, nagbabanlaw na siya kusa. Ito niya, lumalakas na yung ikot niya kasi nakukuha niya na yung dami ng tubig na kailangan niya. Ayan. Nakita niyo guys? Ayan. Ganyan lang nagbabanlaw yung ating automatic washing machine. Pag ganyan, automatic, yan na yung kanyang pagbabanlaw. Paikot-ikot din. Ayan. Nakita niyo guys ha? Left and right. Ayan. Diba? Ganyan lang. Ayan, nagbabanlaw na siya yan. Mamaya, ayan, magdi-drain na naman yung water niyan. Mga tatlong beses yan, magdi-drain. Pagkatapos nun, mag-i-spin na siya. Ayan, okay na, tapos na yung ating paglalaba. So, sa ngayon, nagbabanlaw pa siya. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya nagbabanlaw. Yung ating automatic washing machine. So, ayan, nakita niyo, nagdadagdag pa rin siya ng tubig para sa magandang pag-ikot niya. Ayan guys ha, eto matapon na naman yung water galing sa pagbabanlaw niya. Ayan. Pagkatapos niya mag-spin dun, so tatapon niya uli yung tubig. Ayan. Ibig sabihin, binabanlawan niya na yung ating ating mga damit na nilalaban. Ayan, ganyan siya. Ayan. Alright. Eto guys, hanggang ngayon nagbabanlaw pa rin siya. Makita niya malinaw na yung tubig, so patapos na yung pagbabanlaw niya. Makikita nyo kasi pagka hindi pa siya tapos, mabulang-mabula pa yung pag-ikot niya. Ngayon, makikita nyo, halos malinaw na yung tubig na nilalabas ng automatic washing machine. So, mamaya mag-spin na yan. Ibig sabihin, patapos na yung ating paglalaba. Yan, nagbiblink pa rin yung rinse. Yan, nagbiblink pa rin yung rinse. So, almost 20 minutes na lang ang natitira. So, guys, titignan natin kung paano siya mag-spin mamaya. Okay, guys. Okay guys, ngayon nakikita natin, nagbiblink na yung spin. So meaning
Ito na, patapos na yung ating paglalabas sa automatic washing machine. Makikita nyo, ang bilis na ng ikot ng spin. So, pag inahon to, medyo tuyo-tuyo na siya. So, saglit lang, sasampay na lang siya. So, ayan, makikita nyo, pag nagbiblink-blink na ganyan yung spin, meaning, okay na siya. Patapos na ang ating paglalabas. So, nagtutuyo na lang ng damit yung ating automatic washing machine. So, makikita natin, 7 minutes na lang ang natitira. So, ganun lang kadali ang paggamit ng automatic washing machine. So, huwag kayong matakot na gamitin yung ang automatic washing machine kung magkakaroon kayo, kasi napakadali lang nito gamitin, kahit walang manual or may manual, ganun lang siya kadali gamitin. Ganyan lang siya. Kasi minsan yung manual, hindi niyo maintindihan. Chinese yung nakasulat ko. So, sundin niyo lang yung pagturo ko kung paano gamitin. So, hindi na kayo maliligaw or mahirapang gamitin ang automatic washing machine. Okay, guys? So, ayan, guys. Nakita niyo, tapos na yung pag-spin niya na automatic. Namatay na yung ating automatic washing machine. Makikita niyo, alas tuyo na, wala na siyang tubig na tumutulo. So, papahangin na lang siya para matuyong tuyo na siya. So, ganyan lang. Okay, guys? Yan, nakita niyo, ha? Tuyong tuyo na siya. So, guys, ganun lang kadali yung ating demo sa automatic na washing machine. So, hanggang sa huli, ito ang inyong Kuya Randy nagsasabing thank you for watching sa mga hindi pa nag-subscribe dyan. Okay, subscribe na kayo. Okay, guys. Thank you for watching. Salamat. Bye.